Hey, what's up guys? So, ngayon, nakita nyo doon sa unang part ng video natin ay ayusin natin tong mga aircon louvers natin. Yan, kasi, yan, para di tayo gumamit ng tissue at para mapagana natin tong ito nga, yung louvers para itutok natin yung hangin kung saan natin gusto. So, ngayon kasi, sira na siya. So, ito yung mga kalimitang sakit ng mga lumang sakyan. Ngayon guys, normally, itong sa Lancer, meron tayong mabibili niyan na buo. Ito, sorry. A set ng louvers, pero medyo mahal. Ngayon, meron tayong nakita online. Okay, so J2 Hub Online. Merchandise and Services. So, bale, ang laman nito ay 3D printed na plastic parts. Kasi ang sira naman dito ay yung sa likod. So, nabasag yun. Okay, so ngayon guys, so, buksan natin to. Pakita ko sa inyo kung anong itsura nito. So, by the way, ano siya? Magkano ko nabili ito? Parang wala pang 300 yata. Buksan ko na lang siya para pakita ko sa inyo. Okay, so ito siya guys. Oh. So, repair kit siya bahali. So, yun yung aking gustong sabihin kanina. So, repair kit siya. So, 3D printed. So, mas okay na to kaysa bumili tayo na isang set ng louvers. So, ngayon, subukan natin siyang ikabit. So, hindi ko lang makita yung presyo, pero ilagay ko na lang yung link sa description para kung sakaling kailangan nyo to para sa Lancer nyo, ayan, so, alam nyo saan bibili. Okay, ito, so, itong aircon louver sa side, wala tong tornilyo, so, ihilahin lang to palabas. Nakaklip lang yan. Ayan. So, kailangan natin matanggal yung mismong louver. Tarap. And then, papalitan natin yung plastic parts niya sa loob para sabay-sabay na gumalaw siya. So, tingin ko dito siya kakalasin sa side na to. Okay. So, first time ko lang gagawin to. So, subukan natin. Okay, so ayan siya guys. So medyo kailangan i-force fit lang natin. Pero makunat naman yung plastic, so okay lang. So makita nyo ngayon, okay na siya. Sabay-sabay na. So pwede mo lang i-tutok yung aircon kung saan mo gusto. So meron pa pala itong kasamang plastic na part. Para dito naman sa gilid. So, dito na.
Okay, sorry. So, meron pala siyang notch. Meron siyang notch dito sa... tatama dito sa plastic part na to. Sa pinaka-bezel niya. So, yun yung maglalock. So, clip lang natin siya ulit. Nakalock na. Since na-assemble natin, so might as well. Linisin na rin natin. Alamin kung paano alisin to. So, mukha kasing ito yan. Nakahiwalay siya. So, natanggal ko na yung bezel. So, inahanap ko yung tornillo. So, ngayon, may nakita akong isa. Kung ako may kita niya. Ayun. Okay. So, merong isa dito. So, subukan kong tanggalin to. Tingnan ko kung matatanggalan natin itong panel na to. Okay, so natanggal ko na yung tornillo dito, pero ayaw pa din matanggal yung panel. Nakita pa akong isang tornillo dito eh. Ayan. Subukan natin alisin yun. So, ayaw pa din, guys. Okay, hinila ko na lang siya palabas. Kasi sira na rin pala yan. Masag na. So, yung dati may-ari siguro, ganyan ang ginawa. Kaya pala merong parang pansikip dito. Meron siyang nilagay. Kaya kasi hindi ko na rin ito naiikot. Eh. Kala ko maayos pa yung loob. So, hindi na. Masag na rin. So, pag binalik ko ito, nakafix na rin yan. Ganoon na rin ang nating gagawin ko. Ayun yung mga... Ayun yung mga parts na nabasag, yung plastic parts. Kaya ilawan natin. So, ayun yung mga plastic parts na nabasag. So, linisin ko na rin, guys. So, paalala ko lang, hindi ito yung tamang paraan ng pagbaklas nito. So, kaya ko siya tinanggal lang din doon kasi napansin ko, yan, may crack na dito. And, meron ng ipit dyan. No? So, naisip ko, nako, inipit na lang din pala to. So, sira na din. So, hinila ko na palabas. Kesa maubos oras ko, kakakalas nitong panel. So, sorry guys, hindi ko mapapakita paano talaga tanggalin to. Kasi honestly, nahihirapan din ako. Ayan. And isa pang napansin ko kasi, wala na yung flap. Ayan. So, hindi na siya sumasara. So, laging bukas to. Siguro, ang pang nagawa ko na lang dyan para hindi lumabas yung hangin dito ay dito ko na lang kinakontrol. Ito, okay pa to eh. Okay, so yun guys, so for about 300 pesos na repair natin itong aircon louvers natin. So yun nga lang, may mistakes ako, nagkamali ako dito. So yun, nabasag ko ito eh. And yun nga, tulad na pinakita ko sa video kanina, ito nga pala ay na ano na siguro dati kung sino mong buha dito. Pinuwer sa tanggalin dito. So, hindi ko na tinuloy yung backlash ng dashboard. Anyway, ang dami ng basag na plastic parts dito. So, yun guys. So, sana nagustuhan niyo po yung video natin ngayon. And, let me know kung was okay ba yung nakikita niyo yung video, yung quality ng video ngayon. Kasi, iba yung ginagamit ko ngayon sa cellphone. So, yun guys. So, kung hindi mo po yung nakasubscribe sa channel ko,
please do subscribe, like my videos, hit that notification bell icon, and as always, see you on the next video.